brothers and sisters in Islam. The number one problem of our salah today, this time, the number one problem of our salah is the lack of khushu', lack of solemnity, lack of concentration, the absence of humble submission, surrender to the Almighty Allah during time of salah. This is the number one problem of the Muslim of today. Many Muslims, when they are making a salah, their minds are troubling. Their minds are to their store, to their offices, to their houses, to their wives, to their children. Lack of sublime concentration to the Almighty Allah. And not only the minds are troubling, also the body is troubling. You can see some people when they are making a salah, they are doing like this, like that. When you are doing like this, unnecessary movements, and you are doing it continuously, your salah is no more. Your salah is invalid. There are people doing that. Now, when you are standing like this, you are standing and you must think that you are standing in front of the Almighty Allah. The ayah says, Ba'dah, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Waqumu lillahi qanitin. And stand before Allah with obedience, with submission, with solemnity. When you are standing and making a salah, you must stand with absolute submission. The ayah says also, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. This is very important for us. This is our topic. To have khushu' in our salah. And help and find help. Look for help. Find help in sabr and salah. Seek help. Find help. Sabr and salah. And truly it is extremely heavy and hard except for al-qashi'un. So in our life, we encounter a lot of problems in life. So many trials. What we need, whatever trials, are two things. As mentioned in the ayah. One, sabr, patience. Two, salah. And these are very, very difficult for us to do if you are not al-qashi'un. If you do not humbly put yourself submissive, surrendering, humble submission to the Almighty Allah, you cannot be an al-qashi'un. This is very important. Mga kapatid sa pananampalataya, number one na pinaka problema sa salah ngayon ay ang salah na walang khusyu', walang pakumbaba na pagpapasakop sa Allah, walang konsentrasyon, walang solemnity. Nagsasalakang ulit ang utak mo kung saan-saan nakakarating, walang control. At hindi lang ang utak mo kung saan-saan nakakarating, pati na katawan mo, saan-saan nakakarating, galaw ka ng galaw. May makikita ka nagsasala, gaganon-ganon, parang sumasayaw. Kapag ganyan ka magsambayan, no more salah. Tandaan mo, kapag ikaw ay nakatayo na nagsasala, pakaisipin mo, kaharap mo ang Allah. Kapag ito nakatayo ka, sabi na aya, waqumu lillahi qanitin, at tumayo kayo sa harapan ng Allah ng
may pagpapasakop, surrender, submission, obedience sa albayt Allah. Ngayon, alam po ninyo mga kapatid sa pananampalataya, anuman ang suliranin mayroon tayo, dalawa ang kailangan mo: sabar, salah. Ngunit mahirap ito gawin kung wala kang kusyuk. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. At hanapin ninyo ang tulong, tulong ng Allah. At hanapin ninyo ang tulong sa pamamagitan ng sabar at salah. Ngunit tunay, ito ay sukdo lang, napakabigat, napakahirap gawin, maliban sa mga al-khashi'un, mga tao na pakumbaba na nagpapasakop sa Allah. Brothers and sisters in Islam, salah is the greatest pillar of Islam next to shahada. And then khushu in our salah is a mandate. It is an obligatory. It is a command of the Sharia, the law of the Almighty Allah. When Iblis, when Satan the accursed, a'udhu billahi minas shaitanir rajim, when Satan declared his war against mankind, he made a promise. He will come in front of you, at your back, at the right side, and the left side, to destroy your concentration in life, to mislead you. The ayah is very clear. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Then I will come to them. Satan is promising. This is the reason why we have to be very particular, because he made a promise. Then I will come to them from before them and behind them, in front of you, at your back, he will be coming. And from the right and from the left, in your right, in your left. And you will not find most of them as thankful ones. One of the effective strategies of Satan is how to bring you away from salah. How to make you not interested in salah. How to make you think that salah is not important. He will teach you, he will whisper, he will make waswas, he will make whisper to your mind, telling you, my friend, you only make salah during Friday. More than 95% of Muslims worldwide, no salah, 5 times a day, salah only on Friday. This is how effective Satan is. He will convince you that salah is not important, your job is more important, your career is more important, your wife is more important, your business is more important, salah is not important, Friday only. Now, if he could not convince you, but you will make salah 5 times a day, the next strategy, he will come to you through waswas, whisper, so that you cannot concentrate in your salah, so that your salah will have no khushu. And when there is no khushu, your salah has no reward. When there is no khushu in your prayer, that is why very important for us to have a khushu, to have a concentration, to have solemnity, to have a humble submission to Allah during salah. Because without khushu, your salah, the reward of your salah is no more. The very first thing that we will lose in our religion is khushu. You will see people praying in the masjid without khushu. They are careless about salah. And we are seeing now, many people are careless about salah. Then the last thing that we will lose in our religion is salah. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, tandaan natin, salah ang pinakadakila, pinakamahalaga na haligi ng Islam, kasunod ng syahada. At tandaan po natin ang khushu, mandatory na ipinag-uutos ng Sharia, batas ng Allah.
nang si Satan na isinumpa, mangako na ililigaw niya ang tao. Sinabi niya sa kanyang pangako, pupuntahan ka sa harapan mo, pupuntahan ka sa likuran mo, sa kanan mo, sa kaliwa mo, iikot-ikutan kanya, nang sa gayon, ikaw ay kanya iligaw. At ang pinaka-effective na estratehiya ni Satanas, papaano ka ilayo sa sala. Itatanim niya sa isip mo na ang sala hindi importante. Mas mahalagahan na buhay, sasabihin niya sa iyo. Mas mahalaga ang career, mas mahalaga asawa mo, mas importante anak mo, mas importante ang business mo. Sala, hindi importante, pride lang. Magsambayan ka, pride lang. At marami ang kanina nauuto, napapaniwala na pride lang ang sala. 1.7 billion ang Muslim sa buong mundo, more than 95% walang sala 5 times a day. Ganyan kabigat. At kapag ikaw ay nagsala, next na estratehiya ni Satanas, papaano bulungan ang isip mo para hindi ka makapag-concentrate. Nagsasala ka, pero ang nasa utak mo, tindahan mo, ang nasa utak mo, misis mo, ang nasa utak mo, opisina mo, nagsasala ka ng walang kuso. At kapag ang sambayang mo walang kuso, walang gantimpala ang iyong sala. Useless ang iyong sala. Ang kauna-unahan na mawawala sa ating relihiyon, ang kauna-unahan na mabibitawan natin sa ating relihiyon, kuso. At ang last na mabibitawan natin sa ating relihiyon, sala. Sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita mo ang masjid, maraming nagsasala, walang mga kuso, mga careless, para mga tumutuka, naibon, ang bibilis, gumalaw. Walang mga kuso. Kapag wala kang kuso, nagsambayan ka, pero mayroon kang parusa. What are the benefits if you make a sala with kuso? Number one benefit, forgiveness of your sin and reward of the paradise. Al-khashi'in wal-khashi'at, men and women who are humble to their Lord, the Almighty Allah. Humble in the way of submission, in the way of surrender to the Almighty Allah. And once that you are living a life humble in the submission to the will of the Almighty Allah has prepared for you a forgiveness, has prepared for you a paradise. Don't forget, there are 5 obligatory prayers. Not only Friday, 5 every day. If you do these 5 obligatory prayers carefully, you make wudu carefully, then you perform salah properly in the right time, doing ruku properly, and you are praying with khushu, the promise of Allah is forgiveness and paradise. Sins, our sins, when we pray with khushu, when we pray with total submission, surrender and concentration, when we pray, every time that we pray with solemnity, our sins will be forgiven. Mga kapatid sa pananampalataya, tandaan natin, may mga benepisyo kapag ikaw ay nagsasala na mayroon kang khushu, mayroon kang total submission, surrender sa Almighty Allah, mayroon kang solemnity. Ang benepisyo number one, kapatawaran sa mga kasalanan mo at gantimpala ng paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-khashi'in wal-khashi'at, mga lalaki at mga babae na pakumbaba na nagpapasakop sa kanilang Panginoon, at ang ganitong klaseng pamumuhay, nangako ang Allah ng pagpapatawad at paraiso. 5 ang ibinigay sa atin ng Allah na obligado na sala. 5 sa maghapon, araw-araw, lifetime. Kapag ikaw ay nagwudu ng maayos, nagsala ka ng tamang oras, nagruku ka ng maayos, at ang iyong sala mayroong kusyo, mayroong taimtim na konsentrasyon sa Allah, kapag ang sala mo may kusyo, patatawarin ng Allah ang mga kasalanan mo at mayroon kang gantimpala na paraiso.
Ngunit kung wala kang kusyo, ang sala mo magiging mitsa para tupukin ka sa apoy. Ganito ka-importante ang kusyo. When you are standing, as mentioned in the hadith, when you are standing in salah, doing the salah, all of your sins are placed above your head, above your shoulders. When you make a ruku, some of your sins will fall down. When you make a sujood, some of your sins will fall down. And because of your khushu, it can be possible that after the salah, all other sins are wiped out. Sunan al-Kubra, Hadith al-Bayhaqi. So this is the way that we must make a salah with concentration, with submission, with humble submission to Allah. Because when you are standing, all your sins are placed above your head, above your shoulders. When you make a ruku, some sins are pulling. When you make a sujood, some sins are pulling. Then it is possible that after the salah, all your sins are forgiven. This is referring to those acts, as explained by the scholars of the hadith that we mentioned. This is referring to the salah that you fulfill all the conditions of the salah. Therefore, the reward of the salah is based on the degree of your khushu. Kapatid sa pananampalataya, tandaan natin na ang ating sambayang kapag ikaw ay nakatayo at nagsasala. Kapag nakatayo ka at nagsasala, tandaan mo, nakalagay sa hadith, ang lahat ng kasalanan mo ipinapatong sa ulo mo, sa balikat mo, balikat mo. Lahat ng kasalanan mo nakapatong. Pag ikaw nagruko, ang iba sa mga kasalanan mo nalalagas. Pag ikaw nagsujud, ang mga kasalanan mo nalalagas. Pwedeng mangyari na dahilan sa iyong konsentrasyon sa iyong sala, pwedeng malagas lahat ng kasalanan mo. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, ito ay patungkol sa sala, sala na ginampanan mo ang mga kondisyones ng sala. Ang gantimpala ng iyong sala ay nakabatay sa antas ng iyong khusyu. Gaano katindi ang iyong konsentrasyon, doon nakabatay ang iyong gantimpala. Number two benefit of salah with khusyu. Number two benefit. You are doing a salah and you are feeling comfortable. Your salah, in your salah, you feel easy. You feel comfortable. You feel happiness in your salah. When you are doing a salah because you are forced to do it, and no khusyu, no concentration, you don't love salah, and you do not enjoy salah, and you do not feel comfortable in salah, and you do not enjoy, and you do not love your salah. That is the result when you are making a salah without khusyu. But when there is a khusyu, happiness in salah. That is the reason why every after salah, voluntary salah, you want to make more. You want to make more salah because you enjoy it, you love it, because there is khushu, there is concentration, there is love of solemnity to the Almighty Allah. And once your salah has a solemnity, once your salah has khushu, you love to do it again and again and again. But when you do not have khushu, you don't love salah. We are in this world. Don't forget, we are believers. We the believers. This world is a jail for us. This is a prison. The world is a prison for us. You cannot do what you want to do. There are restrictions. There are haram things. There are do's and don'ts. So you cannot just do what you like to do. This is prison, as mentioned in the hadith. This life for us believers, this dunya is prison. But when you make salah, it is like that you are being released
from prison. You feel the freedom, you feel the happiness during your salah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam finds comfort in salah. The hadith, he said, "Oh Bilal, let us find comfort in salah." Another hadith, "My happiness is in salah." This is how important salah with khushu. When you are doing the salah with khushu, you forget the world, you are released, you have freedom, you are happiness, you enjoy your salah. That is because you have khushu. But when there is no khushu, you hate. You don't like your salah. You are only doing it because you are forced to do it. Kapatid sa pananampalataya, tandaan natin. Pangalawang benepisyo ng salah na may khushu, gustong-gusto mo ang salah. Komportableng-komportable ang pakiramdam mo habang nagsasala. Ikaw ay natutuwa, ikaw ay nag-i-enjoy habang nagsasala, sapagkat ang iyong sala ay taimtim. Ngunit kapag ang sala mo ay hindi taimtim, napipilitan ka lang. Hindi mo enjoy ang iyong sala. Tandaan mo na ang mundong ito para sa atin ng mga mu'min, para sa atin ng mga mananampalataya, ang mundo na ito ay kulungan. Ang mundo na ito ay kulungan. Ibig sabihin, hindi mo makukuha anong gusto mo. May mga restrictions. Sa kabilang buhay ang ating paraiso. Ito ang paraiso ng mga kufar. Ang mundong ito ay kulungan. Ngunit sa pamamagitan ng prayer, kapag tayo mo, pag takbir mo, pag nagsalaga, nakakaramdam ka ng kalayaan para kang lumalaya. Pakiramdam mo freedom. Pakiramdam mo ikaw ay masaya dahil sa khushu. Kapag ang iyong sala ay mayroong khushu, para kang lumalaya sa isang kulungan. Tuwang-tuwa ka. Napakamaligaya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang kaligayahan nadadama niya sa salah. Anya, O Bilal, hanapin natin ang comfort sa salah. Sinabi pa niya, ang aking kaligayahan ay nasa salah. Now, let us go to the rulings. Rulings when your salah has no khushu. What is the ruling? Pay attention. Many among us are violating this ruling. Who gave the ruling? Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. May Allah have mercy on him. What is the ruling? Khushu is wajib, obligatory. When something is obligatory and you do not do it, you are committing a sin. And once you are committing a sin, you are to be punished in the hellfire. The ayah that we read was interpreted by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. I will read again the verse, then I will read his fatwa about this verse. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. And find help in sabr and salah, and truly it is extremely heavy and hard except for al-khashi'un. According to the tafsir of Ibn Taymiyyah and according to his ruling, this verse, this ayah is a sentence, judgment. It is a sentence of punishment, sentence of punishment and curse. Why? Because khushu is obligatory. When something is obligatory and you do not do it, you are sentenced to punishment and curse. When something is haram and you do it, you are sentenced to punishment and curse. And since having no khushu is sentenced to punishment and curse, therefore khushu is obligatory. Mga kapatid sa pananampalataya, ano ang hatol? Ano ang hukom tungkol sa sala na walang khushu? Ang nagbigay ng hatol, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan ng Allah. Ang kanyang hatol, ibinasi niya doon sa binasa natin na ayah. At ang kanyang hatol, kapag wala kang khushu, dahil ang khushu ay obligado. Kapag ang isang obligadong bagay hindi mo ginawa,
may tupok ka sa apoy. Kapag ang ipinagbabawal siyang ginawa mo, may tupok ka sa apoy. Dahilan sa ang kuso ay obligado at hindi ka nagkuso, wala kang konsentrasyon, wala kang kataimtiman sa insala, nagsala ka, pero may tupok ka sa apoy, kapatid. Ganito katindi. Another evidence that kuso is obligatory. The ayah says, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Successful indeed are the believers. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Those who offer their salah with all solemnity and full submissiveness. Now, we see people who are praying this way. When they make sujood, they are making sujood like a crow. You know what is a crow? The blackbird. Sujood very fast. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. When you are making a sujood like that, and many among us are doing this, making a sujood like a crow, like a blackbird, there is no khusyuk. Now, when you are standing from ruku, you stand, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. If you do not stop for a while, after standing, you directly make a sujood. You do not stop first. You have to stop first. You have to straighten your bones, your backbones. If you do not stop first, then there is no khusu also. And when the prayer has no khusu, you are committing a sin. And once you are committing a sin, you are deserving of the hellfire. So you made a salah that will bring you to hellfire without khushu. Kapatid sa pananampalataya, isa pa na katibayan na kapag walang khushu, ang khushu ay obligatory, at kapag walang khushu, ikaw ay tutupukin sa impyernong apoy. Halimbawa, ang iyong sujud, marami tayong nakikita na ang sujud niya ay parang ibon, parang uwak, yung itim na ibon. Ang bilis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ang bilis. Kapag ikaw, ang sujud mo ang bibilis, wala kang khusyu. Kapag mula sa ruku, tumayo ka, Sami Allahu liman hamida, hindi mo na itinuyod ang likod mo, agad-agad, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, wala kang khusyu. At kapag ang sambayang mo walang khusyu, ikaw ay nagkakasala. At kapag ikaw ay nagkakasala, ikaw ay tutupukin sa apoy. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adhim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa takabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Before we proceed to the topic, one reminder. Because when we see a munkar and we do not speak about the munkar, we are committing a sin. When the khatib is delivering a khutbah and you are talking, no more salah. When the khatib is delivering a khutbah and you are making camera to the khatib, you are camera shooting the khutbah, holding the camera like this, no more salah, my friend. If you want to shoot the khutbah, you must also bring camera stand. Put the camera in the camera stand. Then when the imam delivers the khutbah, turn it on. Don't touch it up until the khutbah is finished. Don't touch while the imam is delivering the khutbah. Wamal masal hasa fakad laga. If you touch the stone during the time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the flooring is not marble, it is not tiles but stones. If you play with the stones, no more salah. How about playing with the camera or talking?
Okay, we go back to the topic. Because it is my obligation to remind you. Because I saw the monkar, I have to speak. How to strengthen our khushu? How to make our khushu powerful? How? How? What are the techniques to make our khushu strong? There are many, but our time is no more. Our time is short. We will only mention one technique to make our khushu very powerful. When you are doing the salah, think of your own death. Think that this Salatul Jum'ah is your last and final salah. Every time that you make a salah, think that this is your last and final salah. When you pray Salatul Maghrib, Salatul Isha, Salatul Duhur, all of your prayers, every time that you pray, you think that this is my last and final salah. Don't ever think that there is another salah. This is how to make our khushu powerful. The hadith is very clear. Think of death in your salah, because a man who remembers death in his salah shall make well his salah and make a salah in the salah of a man who does not think that he still has another salah. Authentic hadith. Subhanallah, brothers and sisters in Islam, when you make the salah, when we stand to make the Salatul Jum'ah, Friday prayer, this salah, think this is your goodbye salah. Think every time that you make a salah, think that this is your goodbye salah. The hadith is very clear. When you stand up to make a salah, do a goodbye salah, farewell salah. Allahu Akbar. Sahih Al-Jami, Bukhari is a Muslim, very powerful. Think of your death every time that you make a salah. Kapatid sa pananampalataya, paano natin mapapalakas ang kuso kapag tayo nagsasala? Isipin mo, bawat salah, bawat itayo mo ang salah, isipin mo ang iyong sariling kamatayan. Isipin mo na ito na ang last na salah sa buhay mo. Huwag mo isipin na mayroon ka pang isasala mamaya. Isipin mo mamaya, pag nagsala tayo ng Salatul Jum'ah, isipin mo, ito na ang last and final. Nakalagay sa hadith, kapag magsasambayang ka, magsasala ka, isipin mo ang iyong kamatayan, isipin mo, ito na ang aking last na prayer. So sa ganitong paraan, lalakas ang ating mga khushu. Bawat prayer, isipin natin, ito na ang aking goodbye prayer. Sabi ng hadith, bawat salah, isipin mo na ito na ang iyong pamamaalam na salah. Now, if in your salah, there is no khushu, it is a calamity. That is the reason Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always have a dua. His dua is, Allahumma inni a'udhubika min kalbin la yakhsha. Oh Allah, I take refuge in you against a heart with no khushu. Kapatid sa pananampalataya, kapag ang sala mo walang khushu, kalamidad. Kaya nga ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nang isinasama sa kanyang dua na ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa puso na walang khushu. Nawa buksan ng Allah mga puso natin, magkaroon ng khushu.